Mga Kavengers, matanong ko lang, anong bang nauna? Yung itlog o yung mga manok? Mga Kavengers, ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol naman sa organic farming or organic egg. So dahil mga Kavengers ay marami pang nanluloko at nagpaloko dahil pag makakita lang ng brown egg ay sinasabi na organic egg. So lilinawin natin yan dito mga Kavengers. Pero bago ang lahat, paki-subscribe muna mga Kavengers at paki-hit na yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video ko. So, umpisahan na natin mga Kavengers kung ano ba yung organic farming or organic egg. Ang mga Kavengers, ang ibig sabihin ng organic egg ay yung mga manok na nag-iitlog na pinapakain lang ng puro organic lang. Walang halong synthetic or mga commercial feeds o antibiotics. So, yan ang organic egg mga Kavengers. Tapos, yung nagbibinta naman ng organic egg ay kailangan certified sila na organic farmer na hindi sila pwedeng magbinta sa market na ikiklaim lang nila na organic yung itlog nila kahit hindi sila certified na organic farmer. Dahil may batas tayo dyan mga Kavengers na hindi ka pwedeng magbinta na hindi ka certified as a organic farmer. Mga Kavengers, meron akong example sa about sa organic farm. Eh, meron kasi akong kaklase ng college ay ngayon nagtatrabaho siya sa Europe. Nandun siya sa Czech Republic, nagtatrabaho siya sa organic farm. So, nang tinanong ko siya kung gaano ba kahigpit pag organic farm ka, sabi niya, napakahigpit daw dahil buwan-buwan daw chinecheck yung farm nila ng ahensya ng gobyerno doon. Yung lahat ng sa loob ng farm ay chinecheck kung ano na nangyari. So, napakahigpit daw mga Kavengers. So, itanong ko rin mga Kavengers kung ano ba yung mga pinapakain ng mga manok nila. Nakita sa akin mga Kavengers, ginigiling nila yung dahon like sting nettles. Dinadry nila yung mga Kavengers tapos yun ang binibigay dun sa mga manok. Katulad din ng mga sunflower. Basta lahat ng organic na pwedeng ipakain sa manok mga Kavengers ay yun ang pinapakain nila. Ginigiling, dinadry. Tapos iniimbak nila. Tapos pinaghalaw-halaw nila yung mga organic na pwedeng ipakain sa mga manok. So, ganun kahigpit daw ang organic farm mga Kavengers. Mga Kavengers, kung sa tanong nyo ay, Kavengers, yung mga manok mo ay pinapakain mo kasi ng gulay at saka ang binibigay kong vitamins ay organic din. Organic ba yung itlog ng mga manok mo? Ang sagot mga Kavengers ay hindi pa rin mga Kavengers. Dahil hindi tayo pwedeng mag-claim na organic yung itlog ng mga manok natin o yung farm natin kapag hindi tayo certified na organic farm. At saka hindi rin organic yung itlog ng aking mga manok mga Kavengers dahil yung halo kong patoka mga Kavengers ay may halong commercial feeds. Maraming gulay pero maraming organic na halo pero meron din siyang commercial feeds. So kaya hindi siya pwedeng tawagin na organic. Sa pangalawang tanong, Kavengers, yung native na manok, yung itlog nila ay organic ba? Ang sagot dyan mga Kavengers ay hindi pa rin mga Kavengers. Dahil mga Kavengers, ang native na manok mga Kavengers ay malayas lang nakagala. Eh malayas lang kumakain kung kahit ano-anong pagkain ang kinakain nila mga Kavengers. Hindi natin alam kung puro organic ba ang kinakain nila. Katulad nito mga Kavengers, yung kapitbahay mo ay nagpapakain ng baboy. Eh yung mga manok mo ay malayang nakagala tapos kumakain din doon sa pagkain ng baboy na commercial feeds. So hindi siya matawag na organic mga Kavengers. Dahil malaya siyang nakakain kahit anong yung kinakain niya. So yung native na itlog ng manok mga Kavengers ay hindi mo matawag na organic. Sa pangatlong tanong, Kavengers, yung sa itlog ng native natin, ano bang pwedeng itawag doon? Mga Kavengers, ang pwedeng itawag doon sa native natin na manok na ng itlog nila ay free range egg lang. Dahil mga Kavengers, hindi tayo pwedeng mag-claim na organic egg yung itlog ng native natin kapag hindi tayo certified na organic farmer. Sa pang-apat na tanong, Kavengers, yung brown egg ba ay organic egg? Ang sagot dyan mga Kavengers ay hindi lahat ng brown egg mga Kavengers ay organic. Yun nga ang sabi ko sa iyo mga Kavengers.
malalaman mo yung organic na itlog, mga kabinchers, kapag certified na organic farmer ang nagbinta. Eh, makikita mo naman yan sa label nila, mga kabinchers, yung pangalan ng farm nila, at saka certified sila na organic, na walang halong chemical o walang halong synthetic o antibiotic yung pinapakain ng mga manok nila. Sa panglimang tanong, kabinchers, saan ba kami pwedeng bumili ng organic na itlog na hindi kami maloko? So, ang sagot dyan, mga kabinchers, tara, samahan mo kayo, mga kabinchers, para ituro ko sa inyo kung saan kayong pwedeng makabili na talagang certified talaga na organic yung itlog na binibinta para hindi kayo maloko. Tara, mga kabinchers, samahan nyo ako para mag-ikot tayo para maghanap tayo ng organic na itlog. So, mga kabinchers, nandito tayo sa ala ngayon. Hanapin natin yung organic na itlog. So, mga kabinchers, ito na yung organic egg. Nandito sa loob ng Ayala, ito. Yung presyo, mga kabinchers, is 194 ang isang dosina. So, mapansin niyo, mga kabinchers, na ito. Disclaimer lang, hindi ako nagpo-promote ng farm or kumpanya. Makita ko lang sa inyo, mga kabinchers, kung ano yung brown egg at saka yung organic. Yung mabibili niyo sa merkado ay hindi nyo alam kung niluloko kayo. So kung bumili kayo ng organic egg, mga kabinchers, ay dito lang yung may mga pangalan. Mahal lang pero talagang certified to na organic. So yun lang, mga kabinchers, share ko lang sa inyo ngayon. So yun lang ang maishare ko sa inyo sa araw na to, mga kabinchers, kung ano ba yung organic farm or organic egg. So sana, mga kabinchers, ay nagustuhan nyo yung video ko. Pakishare na rin, mga kabinchers, para maraming makakaalam at hindi na maloko sa susunod na pagbili nyo ng organic na itlog. So hanggang dito lang tayo, mga kabinchers. Pakisubscribe na rin at pakihit yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video ko. So salamat, mga kabinchers.